ng O-ring. Para sa ba to yung O-ring? Itong O-ring na ito ay makakapag-prevent para hindi mag-leak yung engine oil habang tumatakbo yung motorsiklo natin. Kasi kapag tumatakbo ito ating motorsiklo, pag walang oil engine oil cap, tatalsik yan. Right guys, ito na nga, ilalagay na natin itong bagong langis sa ating motorsiklo, which is Golf Pride Scooter Plus SAE 10W40, 800ml po siya. Alright guys, sa pagkakataong ito ay gagamit muli tayo ng cross joint na pang tatanggal natin na size 17 dito sa Ongel engine na oil drain cap. Natin yung bagong gear oil sa ating motorsiklo, which is Rapsul 80W90 na 120 ml. Nalagyan na natin yung bagong gear oil sa ating motorsiklo. Recommended itong langis na to dahil itong langis na to ay good for doon sa mga makina ng motor na na-overhaul. Hi guys! Magandang araw po muli sa ating lahat. At babalik na naman tayo dito sa ating YouTube channel. So, it's me, Mike Moto again. So, for today's video, we have another unpacking and product review about sa ating pag-motorsiklo, which is review nga natin itong item na ito. At ang item na ito ay ang parte ng pagmimita na sa ating motorsiklo. And more than that, magbibigay tayo ng counting reviews, also tutorial again para dito sa pricing item na parte ng pagmimita lang sa ating motorsiklo. So let's go guys at samahan nyo ulit ako para sa panibagong unpacking and product review dito lang sa channel na ito. So bago po magsimula ang ating pag-unpacking itong bagong item at magbibigay tayo ng counting review dito sa bagong item na ito sa ating pag-motorsiklo, ay nagpapasalamat po muli ako sa mga taong sumusubaybay sa channel na ito, sa ating mga supporters sa channel na ito. Nawa po ay huwag po kayong magsasama ang subaybayan at mag-subscribe po dito sa ating YouTube channel. And also, kung bago ka lang, napadaan or interesado ka sa mga ganitong content or video, pakitamaan ang subscribe button and notification bell para makasubscribe ka lagi ng mga latest updates, videos at mga content na gagawin natin sa channel na ito. And we have also Facebook fan page where you can also check our latest posts, like and follow na rin para makareceive po also ng mga latest news, updates and content na gagawin natin sa ganitong content dito sa channel na ito. So pagpatuloy na nga natin guys sa pag-unpack nitong bagong item natin sa ating pagmimita sa ating motor. Ito na nga, mukhang na nga natin itong item na binili natin sa online shopping. Which is galing po ito sa Shopee. Maraming salamat Shopee dito sa pinadala niyo yung langis. Nagpapasalamat ako sa secure naman yung package niya. So, unpack na nga natin ito. Pagkatapos ito ay magbigay tayo ng company review. Pagkatapos natin, i-unpack itong bagong langis sa ating pag-motorsiklo. Bubble wrap din. Pinakloban na ito ni laptop. Malalaman natin ngayon pag binuksan natin.
kasi itong takulog na ito, ang lungs na ito, may lock yan. Kapag hindi nakalock, ibig sabihin nun, may nagbukas na item na ito. Secure naman siya. Hanapin na natin pang maintenance sa ating motorsiklo. Na-reveal na nga natin, isa siya, motorcycle engine oil. So, magbibigay tayo ng konting review about it sa ganitong klaseng langis. So, ayun nga guys, na-reveal na nga natin at napakita na natin at also, na-unpack na nga natin itong item na ito, which is yung item nga na ito ay isang klaseng bagay na parte ng pagmiminta sa ating motorsiklo, which is motorcycle engine oil. So, motorcycle engine oil na nabili po natin sa online ay Gold Pride Scooter Plus SAE 10W40 800ml siya. So, bakit ko ba ganito ang binili ko pong langis? So, may nag-recommend po sa aking mekaniko na gumawa po ng contract sa akin si Mr. Henry Garcia doon sa Maylipa City, Batangas sa Tanos Mortiser Repair Shop. At ito daw po muna yung gamitin ko langis para sa pagminta ng ating motorsiklo. Which is yung ganitong klaseng langis na Gold Pride Scooter Plus ay isa din pong magandang langis. Ang Gold Gold po ay isa pong big oil company sa buong mundo na nagpo-produce ng mga lubricant products and also petroleum products. Alright guys, ito na nga. Bubuksan na natin at ipapakita natin dito yung physical appearance itong Gold Motorcycle Oil. At gagamit ulit tayo dito ng shot glass para matingnan or may pakita ko sa inyo kung ano itsura ng ganitong klaseng and motorcycle engine oil na pang scooter. So buksan na natin siya guys. Ang gandahan dito guys, meron na siyang parang pinaka hose dito sa loob para hindi masyadong or makontrol yung flow ng paglabas ng motorcycle engine oil. Ito na siya guys. So pakita ko na sa inyo guys yung itsura ng ganitong klaseng engine. Good. Yellowish din po siya ang structure niya. Yung itsura ng ganitong klaseng motorcycle engine oil, which is a Gold Pride Scooter Press. So ipuli lang natin siya. Viscosity niya. Malalang pa lang talaga sa texture na talaga ang ganda ng formulated na langis na ito. Pag ipo ko pa lang dito sa langis, alam mo na eh. Ayun o. No? Excited na ako, ilagay ito sa ating motorsiklo. So yun guys, napakita ko na po sa inyo. Alright guys, yun nga. Nangyari nga atin sa motorsiklo, which is nagka-problema doon sa contract niya at nagkaroon ng replacement at paggawa doon sa ganitong klaseng problema sa ating motorsiklo. So kung gusto mo mapanood muli at mabalikan itong video nito, maaari mo itong mabalikan dito sa YouTube channel na ito na may title na
DIY and tutorials. And kung gusto mo rin itong mapanood sa Facebook fan page ko or Facebook watch, maaaring mo itong mabalikan sa pag-search sa playlist na ito na may title na All About Motorcycles. Alright guys, naanpak na nga natin at napakita ko sa inyo paano itsura ng ganitong klase motorcycle engine oil na parang scooter, which is kung tawagin na Golf Rides Scooter Plus SAE 10W40, 800ml po siya. So ang Golf Rides Scooter Plus po ay isa semi-synthetic 4-stroke scooter engine oil, specially designed for modern scooter engines that operate at high temperatures. So ibig sabihin po ng ganitong statement na nakalagay dito sa motorcycle engine po ito ay bagay na bagay po siya sa ating motorsiklo. Dahil nga kargado yung ating motorsiklo, ay ma-enhance natin yung langis natin ito para ma-maintain niya ang pagka ng temperature dun sa ating motorsiklo. Kasi nga yung ang pagkakargado nga po yung motor, nag-iinit po yung makina natin. So kailangan po ng mga specialized na langis na hindi basta-basta langis yung nilalagay sa mga kargadong motor kagaya ng ating motorsiklo. So recommended po itong Golf Pride Scooter Plus para sa mga ganitong sitwasyon na makargadong motor. And also, blended using superior base stocks and advanced additive technology, it ensures stunt pickup and smooth ride in severe all-seat stop and go driving condition. Its low friction formula offers optimum performance in scooters with automatic transmission and ride clutch. So ibig sabihin nga po talaga itong klaseng ganitong motorcycle engine oil ay para talaga sa ganong mga scooter katulad po ng aking scooter na motor. So nabili ko po ito sa online shopping. Thank you po kay Shopee, worth 230 pesos. At masasabi ko lang talaga dito sa Golf Pride Scooter Plus, sobrang amazing yung design ng kanyang packaging at yung bottle niya na engine oil. So ayun nga guys, yun lang po yung pod na ibibigay ko na konting review, and excited na ako ilagay ito sa ating motorsiklo. So let's go guys, tara na sa labas at ilagay na natin itong Golf Pride Scooter Plus SA10W4. Alright guys, nandito na nga tayo sa labas at imiminta na natin muli ang ating motorsiklo, which is magpapalit tayo ulit na motorcycle engine oil. At na-review na nga natin tanpak or na-review na nga natin itong motorcycle engine oil, which is Golf Pride Scooter Plus SAE 10W40 na pang-scooter ng motor. At recommended itong langis na to dahil itong langis na to ay good for doon sa mga makina ng motor na na-overhaul. So yun nga, last time na-overhaul itong ating motor dahil nasira yung conrod niya at yung needle bearing at also yung pinalitan yung bushing din yung pinakakabitan ng conrod ng sa may sigunyal ng ating motorsiklo. So let's go guys, samahan nyo lang para iminta na natin yung motorsiklo using this Golf Pride Scooter Plus SAE 10W40. Let's go guys. Alright guys, sa pagkakataong ito ay gagamit muli tayo ng cross joint na pang tatanggal natin na size 17 dito sa Ongel engine na oil drain cap na mata, na ito yung ito po yung kakalasin natin using this tool. So kalasin natin guys, handa lang guys. Tapos po niya, napaluwagan na natin. Kailangan natin i-side stand siya kasi hindi po siya tutok. Ma'am, ito, pagsala.
pang salon ng olive oil. So isasaista natin siya. Ang itsura pagka nag-engine oil ka or change oil ng motor na DI-125. Tumutulo na yung lumang langis. Ginaisin natin to guys. Ayan. May mga damo-damo pa. Alright guys, mukhang ano na, drain na yung lumang langis dito sa ating motorsiklo. Panahon na para ibalik natin tong oil drain cap, tong spring, tsaka yung drainer dito sa ating motorsiklo. So ibalik na natin guys. Ganito lang pagbabalik niya guys. Para ganito ang pwesto niya. Ayan. Tapos ito yung isasalpak natin sa ating motorsiklo. Para magkaroon ng konting kersa, manahan mo na siya. Guys, nabalik na natin yung oil drain cap dito sa ating motorsiklo. Alright guys, sa pagkakataong ito ay magpapalit na tayo ng motorcycle engine oil para sa ating motorsiklo. So, papakita ko guys, ito nga pala yung engine oil cap ng ating motorsiklo. So, itong engine oil cap na to ay local, tumatagas po siya. Tumatagas po yung langis dito kapag gamit to. So buti na lang at may nabili tayo sa kasa ng genuine parts na engine oil cap para sa MIUI 125. So papakita ko guys kung paano ito ikabit. Ito guys. So tanggalin natin to defective engine oil cap na to para may lagay na natin yung bago motorcycle engine oil. Alright guys, ito na nga yun na binili natin oil cap
or engine oil cap sa ating motorsiklo. So, unpack na nga na rin natin ito at lagay na natin sa ating motorsiklo. Tingnan natin kung fit sa ating motorsiklo at hindi na magtatagas yung ating motorsiklo ng langis. So, bumili rin ako ng o-ring. Para sa ba ito yung o-ring? Itong o-ring na ito ay makakapag-prevent para hindi mag-leak yung engine oil habang tumatakbo yung motorsiklo natin. Kasi kapag tumatakbo ito ating motorsiklo, pag walang oil din, engine oil cap, tatalsik yan. Magtatalsikan yan. Kasi siguro ganun yung nangyari sa akin yung last ride ko papuntang Aurora Province. Ganun yung nangyari. So ito nga, tinatanggal ko na siya. Tinanggal natin siya. So paano ba ilagay ito? Simple lamang. Kunin mo lang to. Pasok mo lang to. Ayan. Then, ano mo lang siya. Yeah. Ganyan lang. Tapos yun ah. Ito yung engine oil cap natin. Lagyan na natin siya dito. Tingnan natin kung fit siya. Zoom natin. Ang magandang kuha. Ayan. Tingnan natin. Fit siya. Ako. Nako. Patay. Sisira. Sala yung thread. Mahal pa naman ito. Fit naman siya. Nag-fit na siya. Ganun lang pala. Tapos, dapat hindi mag-ano yan. Mag-leak. Ginagawa ko dyan, na may fit talaga yung pagka wala na mag-leak na o eh. Gamit ka ng pliers. Tignan mo. Yan na. Ah, hindi na siya magtagas. Yan guys. Ipapit na natin yung engine oil cap sa ating motorsiklo. Fit naman siya. Alright guys, ito na nga. Ilalagay na natin itong bagong langis sa ating motorsiklo, which is Golf Pride Scooter Plus SAE 10W40. 800ml po siya na pang scooter ng motor. So, lagay na nga natin siya guys. So, tanggalin lang natin yung takot. At, ilayin natin. Alright guys, gagamit ulit tayo ng improvised na embudo para malagay natin itong bagong langis ng ating motorsiklo kasi hindi siya bot dito sa ating lalagyan ng bagong langis dito sa makina ng ating motorsiklo. So lagyan na natin siya guys. Thank you.
Alright guys, welcome back again. So ayun na nga, nag-change on na muli natin itong si Pikachu ng bagong langis, which is ang bagong langis na nilagay natin sa ating motorsiklo ay 4010W40. Na ang brand ng langis na ito ay Gulf Oil. At napakita na nga natin at nakapagbigay na kaunting review sa pagkakataong ito ay nakasakay tayo sa motorsiklo habang binabadbad natin ang kalsadang ito. At nararamdaman nga natin ngayon sa ride na ito ang sobrang smooth at takbo ng ating motorsiklo. At magagarantiya mo talaga na quality rin ang langis na ito. Katulad ng ibang brand ng langis na pang scooter, more than 50 kilometers na tinakbo ng motorsiklong ito magmula nung nag-change oil tayo ay wala naman tayong nakikita ng aberya. Hindi rin naman naglalabas ng usok ang ating motorsiklo kahit bagong overhaul ito. At masasabi mo rin na talagang safe and guaranteed din ang langis na ito. So sa mga nagbabalak na bumili ng ganitong langis, ay kindly check na lang po sa link description sa baba para makapag-order po tayo ng ganitong langis para sa ating motorsiklo. At dito na lamang po ang ating moto vlog. See you again guys! Alright guys, dito na po nagtatapos sa video ng ito. And I hope so na may nakuha tayo konting tips. And also, maraming salamat yun sinamahan nyo ulit ako para sa another unpacking and product review dito sa channel na ito, which is yung nireview na nga natin na isang klaseng motorcycle engine oil, which is Gulf Pride Scooter Plus. At magkita-kita na po muli tayo sa susunod nating video content na gagawin natin dito sa YouTube channel and also dito sa Facebook. At muli, ito si Mike Moto Vlog. See you then, guys.